Tapos ito ating mga kailangan sa pagluluto ng shrimp macbus. Yan. So, yung mga ingredients ay susulat ko sa last. I-review po natin. Tapos ayan po yung mga picture niya. Kaya pakita ko dyan yung mga kailangan. So, ayan. Ayan yung review natin. Siyempre, ang first step na gagawin natin ay ito po. Yung mantika natin ay ghee. Yan, ghee oil ang gagamitin natin. So, yan, nilagay ko na sa kaldero. Mainit na ating kaldero. Yan, tinunaw na. At pag nalusaw na, parang nagmantika na talaga siya. Nagmelt-melt na yung ating ghee. Lagay natin ang sibuyas. Yan, guys. Sibuyas ang unahin natin. Kasi yan ang matagal malusaw. Medyo ilalan natin yan. Yan, halo-halo natin. Yan guys, iba na ang kulay niya. So, yan. Nalanta na yung ating sibuyas. Kahalo. So, ilalagay na natin dyan yung bawang at yung ating luya. Ayan na yung ating luya at saka bawang. Nilagay na natin. Ayan, halo-haloin na naman natin siya. Halo-halo. Ayan, hanggang sa magsama na silang lahat sa paghahalo natin, guys. Isusunod naman natin dyan ang ating lemon na buo. Na dry lemon at ang ating mga powder na yan. So, andyan na halo-halo na powder. Ang kurkum, coriander powder, ang ating black pepper powder, and cumin powder. So, ayan na yung masala powder natin na fish. So, ayan. Yan yung mga ilalagay natin dyan para masarap siya. Tapos, ang ating tomato paste. Ayan. Huwag po lahat ko. Tansyado lang natin. So, ayan. Halo-haloin uli. Hanggang sa magsama silang lahat. Pagkatapos natin ay ilalagay naman natin dyan yung ating kamatis. Ayan. Haluin pa rin po ng mabuti. So, ayan na yung kamatis, guys. Nilagay ko na halu-haluin uli. Ayan, tansyado lang. Ayan na, o. Nahalo na siya, guys. Pagkatapos natin dyan, yung sili. Bell pepper, and then yung hot chili pa natin. Nahaluin na naman siya. Walang sawang paghahalo. Pag nag-melt na uli silang lahat, guys. Yan. Ilalagay na natin dyan yung mga dahon-dahon. Yung coriander leaves at saka yung ating spins. Ayan. So, nilagay ko na, guys. Halo na naman siya. Siyempre, para maganda yung ating kalalabasan ng luto. Matunaw yung mga dahon na yan. Yan, halo pa rin, halo. Huwag naman hayaan na masunog, guys. Bahagya lang yung apoy na dapat. So, ayan. Na mix na siyang mabuti. Lagyan na natin ng hipon. Ayan, yung ating hipon. Ang pagluto ng hipon, guys, bahagya lang. Huwag siyang hilutong-luto kasi matigas siya pag masyado siyang na iluto. Dahil isusunod natin dyan ay yung ating
bigas. Ayan na, tignan nyo na luto na siya. Sunod na natin yung sangkap natin dyan yung bigas. Ayan na yung bigas guys, nilagay ko na. Yung bigas ibababad nyo sa tubig. Ayan, haluin na naman natin siya. Konting halo lang para pumaibabaw yung nasa ilalim. Ayan. Ayan, ganyan lang. Pagkatapos, ilagay na natin yung tubig. Para kumulo. Ayan na, nilagyan ko na ng tubig. Parang nagsaing ka lang guys. Nagsaing lang kayo na mayroong mga sangkap yung kanin. Ayan, yung bigas nyo. Ayan, ang ating shrimp makbus. So, pakuluin natin. Pangunang takpan para hindi agad siya matuyo. Ayan natin na kumulo. Tapos yan, lagyan na natin ng asin na naaayon sa ating panglasa, ha? Huwag naman masyadong malat at huwag din naman matabang. Ayan, haluin na siya uli. Hintayin uli natin siyang kumulo. At pag medyo bumababa na yung tubig niya, yung pinakasabaw ng ating bigas, itakpan na natin siya. Ayan na, nakulo na siya. Ang ganda ng pagkakulo-kulo niya, guys. Ang bango-bango niyan ng ating niluto. Ayan, guys. Natuyo na yung sabaw niya. So, tatakpan na natin. Yan, pahinaan naman na natin yung apoy para hindi naman siya masunog. Check nyo din paminsan-minsan kung okay ba yung lambot ng ating kanin. Kasi minsan matigas pa rin. Pag matigas pa siya, dagdagan nyo ulit ng tubig. Pero pag naayon naman sa inyong panglasa, yung kanin na niluto ay huwag nyo na pong dagdagan kasi baka naman malata. So, ayan na. Luto na siya guys, ang ating shrimp makbus. So, ano pang hinihintay natin? Mamaya ay kakain na tayo. So, maraming salamat po sa lahat ng nandiyan na sa lahat ng nanood na diyan. So, yan na po ang ating shrimp makbus. So, again guys, this is Andy Love the Explorer. Please subscribe my channel and don't forget to touch the bell button para naman updated kayo sa lahat ng aking video. At syempre, huwag kakalimutan na i-like at i-share ang aking video sa araw na ito. Maraming salamat po. Bye-bye.